Okay, magandang araw po mga kalapatids at welcome po muli sa ating segment na hashtag Ask Kalapatids. At syempre para po sa ating first question, punta na kagad tayo, galing kay Cyrone Eliaso. Okay, tanong lang po, paano po ba mapapalusog at mapapatibay ang resistensya ng ibon na flyer at breeder? Nasa patoka po ba o nasa mga vitamins at food supplement? Salamat po. Pareho silang importante. Nasa patoka naman, ang breeders ko at mga sisyo ko, during breeding season, I give them high protein. I give them crude protein ng mga 15 to 16%. Pag lumaki na sila, mga sisyo, after mga 3 months to 4 months, binabawasan ko ng high protein nila to down to crude protein of 13%. And sa mga vitamins naman, kailangan yan. I would advise you to use Tatak Excellence para gumanda ang kondisyon nila at manalo sa races. Okay, siguro mamaya. Regarding to sa tanong ng ngayon, Doc, no? Yung tatlong binanggit niya, kailangan combination niya, lahat meron dapat yan. Magandang patuka, vitamins, pag-aalaga, no? Sa conditioning ng excellent products, yan ang gamitin nyo para mas mabilis ma-recover ang ibon nyo. Okay, ako, agree talaga ako kay Boss Nelson. Talagang combination po yan ng magandang patuka, pag-aalaga, at syempre yung maayos sa supplements. Kaya nandiyan po yung mga products natin sa Excellence Rock Dog. Okay, para po sa next question po natin, galing po kay Sir Romsky Torsareto. Maaring lahat tayo, Boss, pwede tayong sumagot dito. Good AM, ask ko lang, dapat po ba painimin agad ng tubig ang pagod o hingal na pigeon lalo na kung galing siya sa race? At kung pwede painimin agad, wala po ba siya sakit na makakuha kagaya ng sipon o anuman sakit? Or kung hindi naman pwede painimin ng tubig, ano po ang dapat ibigay para mawala o ma-relax siya sa pagkapagod niya? Salamat po. Magandang maga mga kalapatids. Sa loob ko, pag-uwi ng ibon, binibigyan ko agad ng tubig na may halo, Excellent C. Yan, gawa na excellent yun, electrolyte with vitamin C. Mas makaka-recover agad sila. Mga kalapatids, kanya-kanya ang sistema yon. In my love, ang ginagawa ko pag uwi nila, binibigyan ko ng tubig with electrolyte and glucose. And wala naman masama, hindi naman sira nagkakaroon ng sipon o sakit. Yes, mga pare, ganun din ginagawa ko. Basta umuwi ang ibon, nagpasok lang pakapasok, then may clock na namin, may tubig na kagad na kanda na with vitamin C, ang Excellite C. Sa akin, ganun din ginagawa ko. Basta dumating ang kalapate, binibigyan ko agad ng tubig yan. Kasi parang ano lang yan, parang tao lang yan. Pinatakbo mo na malayo, tapos pagkatapos ng karera, hindi mo bibigyan ng tubig. Siyempre, di ba, magagalit din sa'yo yan. Baka mamatay pa yung kalapate mo pag di mo binigyan ng tubig. Sa akin, ang ginagawa ko pagdating, pinapainom ko agad ng electrolyte. Yung ginagamit ko yung Tatak Excellent, yung Excellite C. Kasi kompleto na yun, nandun doon na yung vitamins. So yun yung ginagamit ko. Para kay Sir Romsky Torsara, actually lahat naman siya nag-agree na talaga kailangan pagdating ng ibon, yung nakaabang talaga na tubig na may kasama electrolyte. So sakto-sakto po dyan yung ating Excellite C Plus. At syempre, huwag niyo pong kalilimutan na meron din po tayo na Reload Plus na napakaganda po pagdating sa recovery ng ating mga kalapate. Okay, so yan po, marami na rin tayong mga kalapatids na talagang subok na po yan pagdating sa recovery ng ating mga kalapate. Proceed na tayo sa next question. Ito, Boss, medyo ako na personally yung sasagot po dito. Kasi ang katanungan po niya, ask ko lang po, bakit yung kalapate ko hindi na gumaling ang one eye cold kahit na binigyan ko na siya ng gamot na Doxyplus? Tapos bigla na lang nabulag yung isang mata niya, yung nagkaroon ng one eye cold. Salamat po, God bless po. Okay. Actually, yung sa one eye cold, hindi naman porkit nagkakaroon ng sipon is automatically, yun lang yung problema. Siguro, pwede rin po natin tingnan or i-check na kung yung mata po ba is baka mamaya is meron po siya na para may namumuo sa loob. Kasi may mga na-experience rin po, nakita rin ako na meron namumuo ng kulay dilaw sa may loob ng mata. So, ang tendency po niyan, kahit kung anong gawin natin o bigyan natin na antibiotics po yan, hindi po yan mawawala. And actually, may mga cases din nga po na nagkakaroon din ng irritation or for example, nagkakaroon din na may mga eyeworm din po yung mga kalapate. Pero very minimal naman po yan. And kung sakali po na may mga next na-encounter po tayo na ganung problema, check lang po natin maigi yung mata. And if for next 2 days, hindi na po siya nakukuha ng Doxyplus, I suggest po na yung kalahating tableta na po ng
ang Till 500 yung ibigay po natin sa ating mga kalapate. Yeah, Doc, nabanggit mo, bibigyan ng Amtil for how many days? One day lang? Actually po, for yung treatment po natin is tatagal po ng 5 to 7 days. Actually, may nabag, pasok ko na rin. Actually, si Boss Fidel, may nabanggit na rin siya na yung herpes virus is ngayon nga doon na nagkakaroon ng mga yung sa mata ng palapate, talukap, eh nagtutuloy-tuloy na po yung problema, talagang totally nabubulag. Although, since viral po siya, actually, kailangan po yun ng confirmatory test talaga. Pero sa ganung cases po, kung maagapan po nga natin kagad, mas makukuha naman po siya, and kailangan lang natin palakasin po natin yung immune system ng ating mga kalapate. So, marami tayong pwedeng gamitin dyan. Andyan yung Exelite, andyan po yung system po natin para palakasin yung immune system ng ibon. And if ever may cases po kayo na ganyan, pwede nyo po personally ako tawagan na lang or contactin. Maaari din po mag-share lahat dito. Kasi ang katanungan po ni JFJ, ano pong epekto o advantage ng pagbunot sa mga pakpak, even sila ay YB pa lang? Yun sa akin, pag, na, alam kong di aabot sa karera na di pa nagtatapos lugon, pinuputulan ko. After mga 10 days, bubunotin ko. Para pagdating lang ng race, kompleto na siya. Sa akin kasi, ano, late breeding kasi ako. So, yung young bird na ginagamit ko, sobrang bata. So, ginagawa ko, pag medyo umiikot na sila ng matagal, lumalayo na. So, nagsisimula na akong magbunot. Para pagka medyo matured na sila, maba na yung pakpak nila, eh, okay na. Yung sa tanong na yan, kung bakit binubunot, kasi once na full grown yung 10 pakpak nila, especially baka yung pang 10 nila, bagong tubo. Once na lumilipad yan, dudugo yan, masakit sa kanila yan. So, nakaka-epekto sa flying time ng kalapate dahil nasasaktan sila. So, paka maaga kayong ano, nag-breed, siguro hindi na kailangan ng flocking. So, paka late breeding kayo, katulad ni Tukayong Nelson, na bata pa yung ibon, na hindi po full-grown yung sampo nila, nandun ano, dun na ginagawa yung flocking. Okay, yan po mga kalapatis. Maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng mga katanungan. At syempre, maraming salamat po bali sa ating Victory at Flying Aces sa kanyang pagbibigay ng oras para po masagot ang inyong mga tanungan. At syempre po, batihan portion na tayo. Gusto ko po muna batiin ang happy birthday ang ating tinaguriang racing chairman ng sa racing field industry. Walang iba kundi si Boss Nelson Chua. Happy birthday po. Binabati ko anak ko, Natasha Steno, birthday sa November 16. Happy birthday! Happy birthday! November celebrants, okay? I like to greet my only boy, Jamie James Christopherson, a belated happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Okay, binabati ko yung mga club winner, overall champion, last week, saka this week, yan ang mangyayari. Ha? Congratulations sa inyo lahat. Pinabati ko yung family ko, no? Yung asawa ko si Raquel, tapos yung dalawang anak ko si Jersey and Jericho, saka sa, ano, sa Bruce Bros. Yan, pinabati ko kayo lahat. Binabati ko ang family ko, family is my life. Yes. Happy birthday po sa lahat at syempre, good luck po sa lahat po na may mga karera. Good luck. Good luck po sa inyo good lahat. Good luck. Sana mag-champion tayong lahat. Yes. Sabay-sabay. Muli, ito ang... Hashtag #askalapatis.